Mama Bigti. Siya yung dating magaling magluto noon. Kasi ito na siya ngayon. So, ipapakita namin sa inyo kung paano mag-debone ng milkfish. Dito naman sa ano, nandito kami sa Daet, sa Kayupan. Marami ditong bangus. Meron kami fish pan dyan. Kaso, hindi pa namin nadadalaw. Kakarating-rating lang namin. Bakasyon. Bakasyon. Busy pa daw kasi. So, pansamantala, namili muna kami. Doon kami pumili sa Naga. Pakita namin yung pag-debone. Actually, meron na kaming ginawang video. Bali, intro na lang itong ginagawa. Tingnan nyo na lang, guys. See you! Thank you.
Ayan po, malinis na siya. Ayan, nakaprepare na po siya. Pakita naman po namin sa inyo kung paano siya i-debone. Bali po, may tamang proseso ang pag-debone ng isda. Kailangan nyo lang din pong alamin kung saang bahagi kayo kukuha ng mga tinik niya. Pero madali lang naman pong alamin yan. Kailangan lang po ng kaunting pag-aaral, makukuha niyo din po yan. Ganun lang po siya. Ingatan nyo rin po syempre na huwag malalamig yung isda para naman buo pa rin siya na matapos wala na rin maganda pa rin siya. Same process lang po kung pagmamasdan nyo at pag-aaralan. Madali-madali lang po. Ganyan lang naman siya. Ulit-ulitin nyo lang. Kasi yung bahagi ng isda, kung saan po nakalagay yung tinik, pag na-perfect mo na siya, alam nyo na kung saan nyo siya dudukutin. Kaya po nito. Ayan. Pandal yan. Diyan po kasi yung bahagi ng makaraming tinik sa may bandang bunto. Doon niyo po siya hugugot. Ganun lang kadali. Marunong na kayo. Ayan. Ano lang po. Same process. Ayan lang. Bali pangatlong isda na to. Siguro naman po matututo na kayo kung paano yung pag-debone. Ayan. Ano lang po kandali siya. Sana po may natutunan kayo dito sa vlog na to. Nyo po yung mga susunod naming vlog. Maraming salamat po sa panonood at sana huwag po kayong magsasawa. Salamat po. Bye! Hanggang sa susunod na vlog.